Hi guys, I'm Michi Santillan. So right now, I'm here in Fundacion Pasita, right? Here in Batanes. So it's a wonderful place here. So basically, I'm now here with Jerome Acebes. So dati siyang Jollibee manager for 5 years. Tama ba? Pero right now, full-time one bro dealer siya. So bro, bakit ka ba naging Jollibee manager? Bakit ka napunta sa ganong klaseng trabaho? Actually, after graduating sa college, after ko mag-graduate, naghanap ako ng mga work. Actually, nagtapos ako as philosophy in Bicol, and after that, naghanap ako ng work. First, nag-apply ko sa call center pero mga hindi ako natanggap. Okay, then nag-apply ako as Jollibee crew muna. Okay, after ko nag-Jollibee crew, siguro nakita nila yung kung paano ako mag-work, and then ni-level up nila ako as manager. Okay, so find out, gusto ko maging manager that time, so naging manager ako. Ang pinakamaganda pa nun, 3 beses ako nag-take ng exam. Okay. 3 beses. Uh-huh. And yun, naging manager ako. Until 2000, siguro mga 4 to 5 years. 3 to 5 years, naging manager ako sa Jollibee. And then, ayun, after 2013, na-realize gusto ko mag-abroad. Okay. Ayun, after mag-apply na ako abroad. Actually, kompleto na requirements ko. And sa 5 years na yun ba, may nangyari? Bakit mo gusto mag-abroad? May opportunity that time na application for Jollibee International. And yun yung in-applyan ko. To find out, kompleto na requirements ko. Kasi gusto ko mag-explore ng mga, alam mo yung, alam ko mayroon pang iba sa akin na gusto ko pang makita. Yun nga lang, hindi ko siya makikita pag nandito lang ako. Mm-hmm. Okay, o kaya nandun lang ako sa field ng work ko. Mm-hmm. Pero yun sa, yung paaraw-araw na lang kasi ganun yung ginagawa ko. Mm-hmm. Pero gusto ko lang maiba. Kasi yes, alam ko hindi lang hanggang ako, dun lang ako. Okay. So ayun, nag-apply ko international, Jollibee International. Kompleto na requirements ko. Uh-huh. Ang kinaganda nun, nag-resign ako. Kailangan ko mag-resign bago ko ma-process yung application ko. Okay, okay. So, yun. Anong nag-resign ako, ang tagal ng processing, naganap ako ng pwede kong pagkakitaan that time. Okay. So, paano mo nakilala ba yung One Bro? Paano ka napunta from Jollibee to One Bro? So, ito nakakatawa. Yung kaibigan ko na manager din ng Jollibee, yes, sabi niya that time, pwede rin magkita sa Cubao, sa Araneta, Cubao, Kangaroo. Mm. So, ayun, sabi ko, inuman. So, pumunta ako inuman. Ang kinaganda nun, habang nagiinuman kami, ayun, pinakita nila kung ano yung One Bro. Ang pinakamanda nun, diniscuss yung One Bro sa akin, tissue lang eh. Diba? Ball pen, tissue lang ha. Bang. Kasi dito tayo, dyan, square. Sabi ko, sige, mas maganda, tingnan ko na lang bukas. Yeah. Pero sa isip ko, maganda. Mm-hmm. Hindi nila alam, pupunta ako sa office ng One Bro dahil kinaumagahan, uh-huh, the next day, may dala na ako nun pang pain. Okay. Pero nakinig muna ako. Mm-hmm. So ako makinig, mas lalo akong ginanahan. Doon ko na nakilala si One Bro. Usually, di ba, pag may mga tao na matagal na nagtatrabaho, nahihirapan mag-transition, nahihirapan mag-risk sa business, mm-hmm, what made you take the leap of faith na para, sige, matatry ko mag-business? Actually, nung ganun, syempre, pera ko na rin yung 12,000 eh. And the same time, wala rin akong work that time. Nagahintay lang ako ng application ko for abroad. Ayun, parang ano lang eh, parang sugal lang, pinusta ko yung pera ko. So, ang sa akin lang, pera ko yun, hindi pera ng ibang tao. Yes. Kailangan gawin ko siya. Yes. Ang pinakamaganda kasi noon, within 1 month, mm-hmm, ginawa ko yung business, pinag-aralan ko. Ayun, malapit ko na mabawi yung puhunan. Mm-hmm. Nakita mo lang kung paano ko siya ginawa. So, ayun, pinag-aralan ko mabuti. Mm-hmm. Nakita kong masaya kung paano ko siya ginagawa, masaya ako. Mm. Yun lang yung pinaka-point doon. Pinag-aralan, and then ginawa ko siya na nage-enjoy ako. Okay. So, anong ting mo mabibigay mong advice? Kasi, syempre, some of the people here is gonna watch na, ay, parang ako rin yun, matagal na rin yung tatrabaho, pero parang wala nangyayari. Anong pwede mong i-advise sa kanila kaya? First of all, hindi ko sinasabing mag-resign kayo sa trabaho. Nagkataon lang talaga. Nagkataon lang. Sa akin lang, pwede mo tong gawing part-time lang. Mm-hmm. Kasi bakit part-time? Kasi pwede mo siyang isabay habang nagtatrabaho ka. Mm-hmm. Ang pinakamaganda kasi dito, pwede mo siyang gawin habang ine-enjoy mo lang yung process kasi. Mm-hmm. Paano ko kaya ito sasabihin? Kasi sa side ko bilang employee, yung transition ko, mm-hmm, iba eh. Hindi lang niya binabago yung kung paano ako gumalaw sa bahay, yes, kung paano yung pakikitong ko sa bahay. Kung binabago niya unti-unti yung sarili ko, eh. Natuto ako kung paano dumiskarte, yes, kung paano maging smart. Mm-hmm. Kung baga, hawak ko that time yung oras ko na. Kung baga, isa one time na na-realize ko is, kung hindi ako gumalaw, walang mangyayari. Mm-hmm.
So wala na akong other source of income that time. Kaya sabi ko, kailangan maging disiplinado ako. So alam mo yung tipong dati, disiplinado naman ako dati. Yun nga lang, ito na eh, negosyo ko to. Parang yun yung term na gano'n. Yeah. Negosyo ko to in a sense na pag wala akong ginawa, walang mangyayari. Can you share to the people that is watching right now kung yung mga naging achievements mo? Okay. Para naman ma-inspire sila na, sige, parang gusto ko na rin yan. Tama nga si Jerome. So, ano pwede mo share sa kanya? Okay. Share ko lang, first month ko kasi dito, unang hit ko kasi is 10,000 isang buwan. Oh, in one month? Okay, 10,000. And then, nakakausap tayo that time, nakalala mo, sabi mo, 15,000 mo na lang. So, ayun, ang pinagamaganda noon, na-hit ko siya 9,700. So, short lang ng 300, pero okay na. Mm-hmm. Okay. Mga achievement ko, isa sa na-achievement ko, nakabili ako ng laptop gamit dito. Okay. Hindi man siya brand new, pero first laptop ko yun na sarili ko. Okay? Sariling pera mo? Sariling pera ko. Galing siya sa One Bro. Yeah. The same time, dito ko rin nabili yung, in one year, one span of one year, dito ko rin nabili yung unang kotse ko. Wow. Okay, yung kaminagano, papakita ko din sa'yo. Kung nag-meet tayo, kung mag-meet tayo, papakita ko sa'yo. So, ibig sabihin, 5 years ka nagmumotor and then because of one bro, 1 year ka nagkaroon ng kotse. Yeah, oo. Parang ganun lang. Yeah. So, nagmumotor ako dati, manager ako ng Jollibee. Nag-resign ako. In just 1 year, nabili ko yung kotse. Okay, and then lastly na lang, I mean, baka makaabot tong video to Cebu, Davao, and now kasi we're here in Batanes, actually po guys, marami na siyang members dito, pero kahit po lang bangko na gagawa niya yung business, ano yung pwede mong i-advise sa kanila na unahin nila yung hometown nila, province, in case mag-join sila to expand the business? Okay. Actually, yung nung inisip ko na pasukin ko yung Batanes, may risk eh. Sabi ko sa sarili ko, marami na kasing pumasok sa Batanes. And sabi ko, ang unang iniisip ko that time is, hindi naman masamang tumulong eh. Mm-mm. Lalo na kung kababayan mo yung tutulungan. Tama. So, sinubukan ko. Kumbaga suntok sa buwan eh. Yeah. Pumunta ako dito, nung unang punta ko dito, wala eh. Parang walang naghihintay. Mm. Tapos pumunta ako dito, binuksan ko sa kaibigan ko, maganda, ganun. And then the same time, ayun na. Kung ang purpose mo kasi maganda for others, magiging maganda din ang resulta eh. Kumbaga, pinapakinggan ka, pinapanood ka din ni Lord. Yeah. Kung ang objective mo is to help, i-bless ka ni Lord. Ganun lang siya. So, dito, wala kasing bangko na, ang mayroon dito yung bangko is Land Bank and PNB. Yes. So, as a help sa mga members ko dito na dealer, nagpapadala sila sa account ko na Land Bank, and then doon ko kinukuhain ako yung papalod mismo. Papalod. Actually, minsan yan, ito nakakatawa, hindi ko kilala yung ibang mga dealers ko dito. Yes. Hindi rin ako kinakilala, pero pinapadala nila sa akin yung pera. Yung word na trust kasi yung pinapangalagaan dito. So, yun lang, it's a matter of, ang pag-network ko kasi, kumbaga, na-develop ko yung relation ko sa ibang tao eh. Relation, yung trust, and then kung paano ako makituko nung tama. Mm-hmm. Sa iba't ibang klase ng tao. Yeah. Okay, so basically, there you have it. So, hindi ko na patagalin pa. So, basically, again, Jerome is one perfect example na kahit na-empleyado ka for a very long time, I mean, it's 5 years pa din, pwede ka pa rin magkaroon ng chance in business. And mali mo, hindi mo na rin pala kailangan talaga mag-abroad, no? Yes. So, anyway, so thank you for your time, Jerome. Thank you. Okay, pakita na natin kung ano yung view natin dito ngayon. Yes, sige. Alright. Pakita mo kung nasaan tayo. So, ito po kami, and then, ito yung sa member. So, right now, guys, if you're watching this, kaya mo rin pumunta dito because of One Bro. Okay? Ganda dito. Yes. So, thank you. Payaman. God bless. Bye-bye.